Hello, good morning mga kasambahay. Nandito na naman po ako, si Dr. Casey Reyes for another segment of Skin Link. So, ang topic po natin ngayon is atopic dermatitis or skin asthma. Ano po ba atopic dermatitis? Atopic dermatitis, ang meaning po ng atopic is out of place. Usually po sa atopic dermatitis, meron po yung constellation of signs and features. Pwede pong pag may atopic dermatitis, 50 to 80% of patient with atopic dermatitis pwede pong mag-develop ng asthma and allergic rhinitis pag tumanda na sila. Ang atopic dermatitis po, it's a chronically relapsing disease. Ano po ang ibig sabihin ng chronically relapsing? Ibig sabihin po, matagal na panahon po siya magkakaroon kayo ng atopic dermatitis and minsan po nawawala, minsan babalik, depende sa trigger factors. Most of the time, nakikita po siya during infancy and childhood and diagnosis po niya based on constellation of signs and symptoms. So, paano po ba natin malalaman kung meron po tayong atopic dermatitis? Usually po, ang criteria po nito, according to NICE guidelines sa UK, you must have a pruritus or itchiness of the skin with 3 or more of the following. So, number 1 po, makikita niyo yan yung visible flexural dermatitis or rashes po sa mga flexures ng body. Makikita po ito sa bend ng elbow, dito po, and sa back ng knees. Makikita po ito sa mga toddler. Pag naman po sa mga 18 months and below, makikita niyo po is rashes sa face or sa extensor surface of the body, like dito po sa back ng arms, saka back ng hand. Doon nyo po makikita. Tapos pangalawa po, there's a personal history of these rashes sa flexor area kapag po toddler or sa extensor area kapag po bata, 18 months and below. Pangatlo naman po is a personal history of itchiness or dry skin for 12 months. So pang-apat po, personal history of asthma or allergic rhinitis sa patient na may atopic dermatitis. Pwede din po na family history of atopic dermatitis sa first degree relatives kapag yung patient is 4 years younger. According to studies, meron po tayong bagong hypothesis, what we call hygiene hypothesis. This was done in London po. According to their studies, ang bata daw po kapag na-infect ng habang bata pa, with any parasites, mas malilesen po yung tendency niya mag-develop ng allergic disease or atopic dermatitis pag mas lumaki na siya. So, ang nangyayari po, kapag may problema sa epidermal barrier protein, yung pong skin natin, mas madali pong pumasok yung mga harsh products. Kasi po, ang mga trigger factors nito is number 1, extreme changes in temperature, like hot or cold temperature, can aggravate atopic dermatitis. Also, yung type of clothing po natin, yung wool and other type of yung mga harsh clothing, it can also cause flare of the atopic dermatitis or the rashes. Tapos po pangatlo, pwede din po mag-cause ng flare yung mga aeroallergens like yung mga dust mites, at saka po yung animal danders, yung galing po sa pets natin, at saka yung mga dirt. So, this photo is a perfect example of atopic dermatitis on a toddler patient. Makikita nyo po, kinakamot niya yung area kung saan niya yung pwede niya ma-reach, like yung flexure areas ng paa. Nakikita nyo po, may mga thickened na po yung skin sa sobrang pagkamot ng pasyente nung kaya niyang abutin. Tapos makikita nyo na po, yung red areas, tsaka may mga visible redness, and this looks infected kasi sa sobrang kamot na po, natanggal na po yung overlying skin. So this one, mas susceptible po siya sa infection. So sa treatment po, ang dapat po nating malaman, atopic dermatitis, hindi po siya naku-cure. So nandyan lang po siya, it's a chronically relapsing disease. So pag may flare po tayo ng atopic dermatitis, pinakamaganda po, gumamit tayo ng mga topical emollients. Pag sinabi po nating emollients, this is a medical term for a moisturizer, wala po siyang fragrance and walang anti-aging product na laman ng emollients. You have to choose the right emollients for you. And you really have to apply this at least 3 times a day to the affected area
para mawala po yung dryness ng skin. Kasi kulang nga po tayo ng moisture. So what you do po, you apply the emollient at least 3 to 4 times a day to the affected area para po mabawasan yung pangate at saka para mabawasan po yung rashes. Pangatlo po, pag sobrang lala na po talaga ng mga rashes due to atopic dermatitis, pwede na po tayong gumamit ng topical glucocorticoids or topical steroids. Ito po yung mga creams na may anti-inflammatory effects na babawasan po niya yung inflammation ng skin. Pero pag gumamit po kayo nito, be sure not to use it more than 7 days sa face po and not more than 14 days sa body. Pag sobrang lala na po ng atopic dermatitis, pag buong body na po or half ng body, pwede na po tayo mag-phototherapy or light therapy. For some patient, nagbibigay na po tayo ng systemic treatment ng mga immunosuppressive drugs. Ito po, kailangan po ito ng guidance ng inyong dermatologist or doctor po. So mga kasambahay, sana po marami po kayo natutunan sa topic po natin today na skin asthma or atopic dermatitis. So if you have any skin problems, you can contact UNTV or Luminous Clinic. And sa susunod po ulit, sana magkita ulit tayo sa next episode ng Skin Link. So I'm Dr. Casey Reyes, doing skin vesting here at Skin Link.